Michael Buko kasi naghahanap ng big bike. Kasi yung Himalayan niya, sinuli na niya. Dinispatcha na niya yung hima niya. Kaya ngayon, naghahanap siya ng kapalit. At yung 650cc class na motor, tinitignan niya mabuti sa tingin niya, swak na swak sa kanya. Dahil alam mo mga katangian ng 650cc na motor, tol? Yung mga inahanap ko, comfortable siyang gamitin sa long ride, tsaka may power pa. Need mo. Ang pinaka-importante? Quality. Presyo. Oo, oh, yung pa, yung presyo, mga tops. So yung mga 1000cc, medyo mahal na yun. Oo, mahal. Tsaka... Sado mabigat. Mabigat. Sado malakas. Kasi pag mga tumatakbong 80 na, 100, kinakabahan na ako, mga pops. So parang sakto lang yung power para makapasok sa highway. Siyempre, maganda yung may pang scooter ka na pang city driving at siyempre, meron kang pang malakasan o pang lamasan. Dalawa yung dala natin ngayon, SV650 mula sa Suzuki tsaka... Ang FT07 ng Yamaha. Yun. 2017 model yung sa Yamaha. Kasi may bago nang labas yung FT07. 2018 model kung di ako nagkakamali. Ano pinagkaiba niya doon? Pinagkaiba, upuan, yun lang yan. Basically, halos pareho lang. Pero, kaiba yung upuan, tsaka, alam ko yun lang ang major na pinagkaiba, tsaka yung siguro design. Yung SV, simula nung nilabas yan, hindi pa nagbabago yung design. Hindi pa, yung pa rin. Kulay lang. Kulay lang siguro. Yun. Okay. Wala ka na, tol. Ito mga paps, nasubukan ko yung SB650 at masasabi ko doon sa bike na yon na talagang sobrang tipid. Una, solo akong bumakbak papuntang Baler, nakasundo ko agad yung handling niya mga paps. Tsaka pag need mo ng power, nandun yung power. Tapos ang pinaka namamangha ako, wala PTT SETX hanggang Baler, 3 bars lang ang binawas sa gauge ko sa fuel. So yun, sabi ko, napakatipid naman na itong bike na to for a 650cc range. Sobrang tipid o hindi accurate yung gauge. Maaaring ganun, pero sa akin tingin ko tipid. Para matipid. Tipid talaga. Kasi from Malabon, from Makati, Malabon din, bumunta ako ng Sierra Madre nung isang araw. One bar lang ang binawas eh. Mm-hmm. Matagal nang bukang bibig ni Mike yung SV650 na yan. Na parang pangarap na talaga niyang motor yan. Kasi nga, yun nga, matipid, okay yung performance sa kanya. Ngayon, ano masasabi mo, handling sa mga twisties, ganyan? Napakadaling gamitin, tol. Madali siyang gamitin. Consistent pa rin dun sa mga experience mo sa Baler. Oo, kasi kung twisties lang hahanapin mo papuntang Baler, siyempre, iba twisties doon kaysa sa Sierra Madre. Mas marami doon, mananawa kayo, mga paps. So yun, ano, sa power, masaya ka. Masaya ako sa highway power. Highway mo, di ba? Yes. Handling, musta? Okay sa akin. Okay. Preno? Sa preno, medyo parang makukulangan ako konti. Pero okay naman, humihinto naman siya. Konti lang? Konti. Yung upuan, tol? Yung upuan, ako mga payo ko lang, pag may SB650 kayo, siguro every 1 hour pahinga nyo po nyo. Nakakasakit mo sa akin? Oo, nakakasakit din siya. Kasi sa sandaling nasakyan ko, parang komportable naman. Pero masakit pala sa puwet ko. Kasi malambot eh, no? Oo, malambot. Habang tumatagal, lumulubog yung puwet nyo na ganun. Siguro, umahalik na sa bakal. Kaya medyo nakakapagod din. Ngayon, naisabay natin yan sa MT-07. Ngayon ka lang makakasundok ng MT-07, tol. Oo, tol. Ayun. Ngayon, anong masasabi mo sa MT-07 sa power ba? Sa power? Okay din yung MT-07 eh. Pero yung dating kinukwento mo sa akin na may pagka-demonyo yung MT-07. Hindi naman demonyo, medyo ano lang. Yung may kagyot, yun. Hindi mo naramdaman. Hindi mo naramdaman? Oo, hindi eh. Tsaka sabi ko, wow, parang mas okay handling na ito ah. Sa, kumpara sa? Doon sa SB, kung titignan ko, parang, siguro na hindi bago, pero parang hindi ko, mas okay to ah. Hindi na ako magko-comment doon sa MT-07 dahil motor ko yun. Sabihin mo, bias ako. Gandang-ganda ako sa sarili kong motor. Yung na-test drive ko yung MT-07 ni Tol Ramon, para sa akin, okay din siya. Mabait na bike, tsaka magandang gamitin sa cornering. Cornering? Ang preno? Okay din yung preno. Satisfied ako sa preno niya.
roughly good, okay sa'yo. Okay sa akin. Kumpara sa SB tol. Yung SB 650, mahina lang konti yung likod yung preno niya. Yung SB, mas mahina ang preno. Mas mahina ang preno. Okay, okay yung preno ng likod ng MT-07 mo. Wala naman akong angal. Pero yun nga, sinasabi mo na masakit din sa puwet. Dahil maiksi lang naman yung binyay natin, hindi ko naramdaman. Okay. Suspension tol, sa cornering. Okay ang suspension ng SB650 mga paps. Hindi siya matigas, hindi rin siya ganun kalambot. Para sa akin, swak na swak ang shocks ng MT-07, ay lang SB650. Ulit, MT-07 pinag-uusapan na natin. Ah, sa MT-07 pala. Oh, sa MT-07 mo tol, hindi ko gusto yung shocks niya. Lalo na pag malubak yung daan, talagang ano eh, doon mo mararamdaman, uy, may konting kailangan siguro ng upgrade sa shocks na ito. Yun ang punak sa lubak, hindi siya masyadong masaya sa lubak. Hindi siya masyadong masaya sa lubak yung MT-07 mga paps. Yung SB650, ano naman, ay okay sa akin. Mas okay sa lubak yung SB. Oh. Ikaw tol, ano masasabi mo sa SB650 na gamit mo? Yung SV, yung torque niya parang hindi masuntok katulad ng MT sa baba. Pero pagdating doon sa mga dulo, parang mas gusto niya yung mas mabilis. Oh. Yung MT parang mas gusto niya mag-accelerate. Yung SB parang pangduluhan yung... Pangduluhan. Oo, yeah. Parang ganun. Tapos, yun nga, yung preno na nahihinaan ako. Kung ano yung kahinaan ng MT-07 sa suspension, yun naman yung hina ng SB sa preno. Sa preno naman. Oo. Pero, kung pipiliin ka, mas malupit yung preno, mas malupit yung suspension. Both kailangan po. Oo, both kailangan eh. Kasi, syempre, tayo, bumili na tayo ng bike, so... Dapat makuha natin yung masasatisfied tayo. Ay, tsura. Importante rin, syempre, yung forma, di ba? Saan pala yung... yung motor eh. Ay, pala yung pogi eh. Ay, yung pogi. Yung sa MT-07 mo, or black. Dark night ang dating eh. Parang Batman eh, no? Oo, parang Batman eh. Ngayon, ang gugustuhan ko naman sa SB650, kasi kung titignan mo yung headlight na... Nag-ugin eh, no? Medyo retroin ang dating. Hindi ka mawawala sa style kahit saan pumunta. Yan. Pabibiliin ka to, isa lang. MT, SB. Nahirapan ako pumili. Ang hirap, tol. So may pagka Dark Knight, syempre mag-empty ka. So may pagka Retro, go for the SB650 ka. So nasa sa'yo na yun. So para to? Ayos. O, kita-kits. Michael Motorworks, mga pops. Internet. Pag-go po, ang sapat lang Ramon Bautista po. At syempre, yung moto natin, tol. Ayan, ride like you have nothing to do.